sambihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Huwebes pagkatapos ng Pentecostes, unang Huwebes ng buwan ng Hunyo, at ngayon ay kapistahan ng Panginoong Jesucristo, walang hanggan at dakilang pare. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasino ng Quiapo. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intention para sa lahat ng mga kaparian at lahat ng hierarkiya, mga obispo, arsobispo at kardinal at santo papa. Sama rin natin, idagdag natin sama sa ating misa ang kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang dakila at walang hanggang pari ayon sa hanay ni Melchizedek na siya ang nag-alay ng kanyang sarili upang tayo ay maligtas, upang tayo sa pamagitan niya ay magkaroon buhay na hanggan. Ngunit dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalitian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nasasaksakin na niya ang bata. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin
ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupuigin nila ang lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ang tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga ahin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugong ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalap. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa iyong dulutan ng ligay at galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang puon ay dakila na nanghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't tinakila ng Diyos. Binigyan ng alang tampok sa langit at sansinukob. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo. Mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagbag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay. To, maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nananalangin. Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito.
Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, taga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madai ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi mayalis ang kalis na ito nang hindi ko inumin, mangyari ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon po ay unang Huwebes, pero ngayon ay Huwebes pagkatapos ng Pentecostes at ito ay itinaga para sa ating pagdiriwang sa kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang walang hanggang pari at pari na dakila ayon sa hanay ni Melchizedek. Ang ating pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa ating Panginoon bilang dakilang pari at bilang walang hanggang pari ayon sa hanay ni Melchizedek. Ang ating Panginoon bilang pari na dakila at walang hanggan ayon sa hanay ni Melchizedek ay una sa lahat mag-aalay. Ngunit ang pag-aalay niya ay pag-aalay ng kanyang sarili. Siya na ang pari na mamumuno, siya pa rin ang iniaalay na tupa na ibinukod. Kaya po sa ating unang pagbasa, si Abraham ay sinabihan ng Panginoon na kanyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Sa atin pong unang pagbasa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 22, versículo 9 hanggang 18. Ialay sana ni Isaac. Pero nakita lang Diyos sa puso ni Abraham ang katapatan niya. Kaya kanya pong iniligtas ang anak ni Abraham na si Isaac. Pero hindi iniligtas ng Diyos na Ama ang Panginoong Hesus Nazareno bilang dakilang alay. Pangalawa, atin pong tingnan na bilang pare na dakila, siya ay mapagkumbaba. Ang kanyang pagpapakumbaba ay siyang pagpapahayag na ang lahat ng mga kaparian at mayroong dalawang klaseng kaparian. Kapariang na orden o ordinado at kapariang pangkalahatan na kayo pong mga laiko na hindi na orden. At kailangan ang papagkumbaba sapagkat ang ating Panginoon mula sa kanyang karangyaan sa kalangitan nagubad sa kanyang pagkadiyos at kanya pong kinuha ang kanyang abang kalagayan bilang tao. Pangatlo, ang isang pare ay kailangang mag-alay ng pagpupuri, ng pasasalamat, ng ialay para sa Diyos na Ama, hindi para sa sarili, bagkus para sa lahat ng tao na siya ay namamagitan para sa kapakanan at kaligtasan ng mga tao. At yon ang ginawa ng ating Panginoon. Dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, versos 36 hanggang 42, sinabi ng ating Panginoong Hesus,
na kahit tigib ng hapis at kalungkutan na halos ikamamatay na ang kanyang kalagayan, ay hindi pa rin niya sinunod ang kanyang kalooban, bagkos ang kalooban ng Diyos nama. Kalooban na kanyang sinunod hanggang kamatayan sa cross. Ito yung kahulugan ng kalis. Ang kalis na tinanggap ng Panginoon sapagkat sinasabi niya ngayon sa ating Ebanghelyo, huwag ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang mangyayari. Bilang pare, siya rin ay mangunguna sa panalangin at magpapasigla sa taong bayan sa kanilang panalangin. Dito sa ating Ebanghelyo, dinala ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad doon sa halamanan ng Getsemani. At doon sa Getsemani, pumunta siya doon sa tuktok kasama ang tatlo niyang mga alagad, si San Pedro, si San Juan at Santiago ng mga anak ni Zebedeo. At doon na sila'y magbantay sa Panginoon habang nalangin. Ngunit sila'y nakatulog. Kaya pagbalik ng Panginoon, sinabi niya na talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Isang oras na ating ilaan upang tayo magbantay sa Panginoon, upang tayo'y makisama sa Kanya, makiisa sa Kanya, magnilay-nilay at damhin ang presensya Niya. At sa kalaliman ng ating mga puso, sa ating pagtatanod, sa ating pagbantay, ay tanggapin Siya na magnanahan sa ating mga puso sa pamagitan ng malaliman na pagnilay-nilay o kontemplasyon. Ito ang magawa ng mga pare. Ngunit ang mga pare din ay kailangang makiisa sa mga laiko, ibig sabihin, mga hindi na orden na mga tao. Ang pagpapari ay para sa lahat. Ang pare na na-orden o mga ordinado, kagaya namin, kami ay nakalaan para sa paglilingkod ng buong buo sa Panginoon. Ang mga laiko rin ay maglilingkod ayon sa kanilang panahon, ayon sa kanilang mga maialay na ibahagi para sa simbahan. Sapagkat ang lahat ay bahagi at mga pare. Ayon pa sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 9, lahat tayo ay mga hinirang ng Diyos at mga maharlikang banal na bahagi ng dakilang pagkapari. Ikaw ay laiko man o hindi na orden, at kami na na-orden, lahat tayo ay mayroong pagkapari sapagkat nakibahagi tayo sa dakilang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan na tayo'y magtutulungan sa pagpapasigla, sa pagpapayabong, at sa pagpapayaman ng ating pagsasaksi sa buhay panampalataya. Panghuli at pangwakas, ang lahat tayo na mga pari ay tinatawag ng ating Panginoon sa isang misyon ng pag-ibig. Pag-ibig na siyang isabuhay para sa mga may pamilya sa kanilang mga tahanan. Para sa lahat na walang pamilya, ngunit naglilingkod sa kanilang paglilingkod. At para sa mga ordinadong pare, para sa kanilang apostolado at iba't ibang paglilingkod sa misyon sa simbahan. Lahat tayo ay tinatawag na maging bahagi bilang pare ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mga alagad ng Panginoon. Ipahayag natin ito sa pamagitan ng paglilingkod ng may puso o unang may pagmamahal. Sapagkat sa paglilingkod natin ng may pag-ibig at pagmamahal,
tayo ay kaisa ni Kristong kabanal-banalan, dakila, at walang hanggang pari. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo, na hindi naganais ng may maligaw na landas. Manalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa isang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalaka sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Unawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handlog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito, at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sobrang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa mitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito ay mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang pagkain ng anak mong muling nabuhay ay pinanguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga lisisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang silimuling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Mel, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kabiyapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tira sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch, before requiring only do we trust secure. I believe, for God the Son has said, be the word of God forever shall endure.
hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Oh, my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fades. On the cross was veiled your God's splendor, in your manhood lies hidden too. Unto what alike my faith I render, and as to the contrived I sue. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Oh, my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa Grand Floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot naman sa amin ang iba yung buhay, ang banal na paghahay na aming ipinagdiriwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nakabunga sa mga magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating misa, ngayong kapistahan ng Panginoong Jesucristo bilang walang hanggang pari at dakilang pari. Salamat sa lahat ng narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sanayon ng Quiapo, ang mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakos-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang pagiging dakilang
at eternal, walang hanggang pagkapari ng ating Panginoon, ay nabahagi din sa atin sa pamamagitan ng binyag. Naway ating tanggapin ang misyon na dalhin ng kanyang mabuting balita, ipadama ang pag-ibig niya at ang presensyang mapagligtas sa ating kapwa-tao. Ngayon na po ang pabasbas. Ngayari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, nagmasin ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw na ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayaking taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.